Kung kayo ay may mga kamag-anak na bedridden, kaunting paalaala, siguraduhin na parating na check ang most dependent parts ng kanila mga katawan, lalo ang mga likod nila, mga puwetan o yung likod mismo, at be on the lookout para sa mga bed sores. Nangyayari yan dahil ang bigat ng isang taong bedridden ay siyempre nagkaka-pressure po doon sa pinaka-dependent portion ng katawan, at po pwede yung pressure na yan ay magdulot ng pagsusugat sa area ng sakong, ankles, shoulder blades, spine, hips at tailbone o sa may puwetan. At risk din ito sa mga taong hindi nakakalakad at pwede rin po sa mga taong mayroong diabetes na nakahiga lamang. Ilan sa mga early symptoms niyan ay ang pagbabago ng skin color, pamamaga, kung mayroong parang nanang nagda-drain at sore areas. Para makaiwas dyan, kinakailangan ng frequent turning, paglilinis ng area, maayos na nutrition kasama dyan ng fluids, caloric intake, protein intake, vitamins and minerals para mapanitiling healthy ang skin at makaiwas sa pagbe-breakdown ng tissues. Kaya naman siguraduhin sapat ang nakakain ng inyong mga pasyente. At kung may mga nakikita kayong pressure ulcers sa inyong mga pasyente at mahal sa buhay, siguraduhin pong ipa-check sa inyong mga doktor para nang sa ganoon ay mabigyan ng gamot, antibiotic kung kinakailangan, hydration at iba pang mga modalities. At yun, mag-iisang minuto na to, I hope you're all 1 minute wiser. Pakipusuan kung may natutunan. See you next time. Ingat!